Iba dito, sir. Kaya ganyan ang mga presyos na sa bayan. Dito sa ano, ito ng Paco. At isasama pa na yan natin kung saan ito yung kanyang mga presyo ng bigas na nakikita natin dito. At sir, kumusta po yung presyo ng bigas simula nung past 2 months at ngayon, may pagbabago ba, tumaas ba ito o bumaba? Meron na niyo pong pagbabago, may tumaas, may bumaba. Yung yan, 45, bumaba na. Kaso meron din pataas eh. Hindi natin malaman. So hindi pares-parehas. Kumbaga at least merong tumaas, meron ding bumaba. Opo. At pero sir, kumusta po yung buhay natin bilang isang vendors dito sa ano Paco? Okay naman po. Kasi paano, nakatulong din. Sir, tanong lang namin, sir. Kumusta po bilang isang retailer? Bilang retailer, past 2 months saka ngayon, ano yung pinagkaiba? Nagtaas po ba o nagmahal? Sa amin, ano, baton lang namin, 2 piso, 3, okay na sa amin. Kung tataasan pa, paano na yung mga tao? Sir, ano yung mga concern ng mga vendor namimili sa inyo? May naririnig ba kayo na mga parinig? Opo, ano yung mga parinig nila? Ayun niya, tumataas. Tapos bumababa. Nagugulat sila kung ano sila. Yung bakit ganito, nabigla, ganyan. Ilang ano kami sa bahay, 8. Uy! Sa isang araw po, ilang kilo po ang nabibili nyo? Kasi ilang yung negosyo nyo, asin. 2 kilo. Kung tulong-tulong kami. Bigas lang ang akin. Yung iba naman yung anak ko naman ang ulog. Napagkakasya naman ay? Pinagkakasya po. Parang napilitan po kayo. Ano ba yung klaseng bigas yung mga binibili nyo na? Ay, yung ano, yung anong tawag nito? Bartolina. Ay, yung maalsa. Maalsa, oo. Okay. Kuya, tanong ko lang kuya, kumusta po bilang consumer ng bigas? Kayo po ay bumibili po ng bigas? Opo. O, tagmo magkano naman po ang bili? 56. Hindi ba umaray? Aray talaga. Talaga, no? Mahirap. Mahirap. O, sa isang araw po, ilang kilo po ang binibili natin para sa... Isa. Ilang kayo kakain yan? Ano? Apat. Kasi kaya. Kasi mag-apon na yon. Tipid pa yun. Tipid na yun. Kasi ba? Si yung Robert, ano, 56 marsa yun. Parang 1 kilo na araw. Si Robert kasi 1 kilo na. Kasi yun, 45, yung sabi nyo. Ano yun, group? Kasi pag 1 kilo niya, kalahati lang yun. Hindi kakasya niya. Nakatangali lang yun. Nakasubok ba kayo, nakabili ba kayo ng halagang 40-145 kilo? Noong September kasi na-implement yung dati, di ba? Hindi nakabili yun. Layo kasi city yun eh. Kasi city yun. Ay, yung mga ano, Kadiwa. Kadiwa. Layo yun eh. Meron din naman dito sa Maynila, kaso nga lang. Hindi namin alam. Schedule. Oo. Pila ka naman nun. Yung mga bilihin. Opo. Dati na namin nasubukan yan noon, tatay niya. Talagang mura. Mas mabili noon panahon. Ako Marcos ako eh. Panahon pa. Mura. Kung mahal, siyempre atin pa namin pabili. Mura mo siya pabigyan. Nay, yung kinikita mo dito sa Alipapa o Palinggo is kasya naman sa pang araw-araw ninyo? Nagkakasya po, pinipili. Pagkano kasi ako ko ng mga anak ko, katulad niya, ang apo ko nasa ospital. Kung meron akong pera, bibigay ako. Kung wala man, panggastos lang po namin. At saka stroke din po ako eh. Pero nagpipilit ko akong maghanap buhay para sa pamilya ko. Nandang balita naman para sa mga rice retailers sa Metro Manila at Zamboanga del Sur. Simula na po yung kasi ngayong binigay ng DSWD ng 15,000 pesos layuda sa inyo. Mahigit 300 na rice retailer ang makatatanggap po niyan. Tutulong naman ang DILG sa pamamahagi ng cash assistance sa ilalim po yan ng Sustainable Livelihood Program. Tulong daw ito ng gobyerno sa kanila kasunod ng price cap sa bigas na ipinatupad noong pong nakaraang linggo. Na po naman, sana talaga naman maayos.
Aling Carmelita Lopez can feed her 7 children and grandchildren with the cheap rice available now. Price up 39 pesos per kilo in Malolos Public Market. She mentioned that she'd rather buy expensive rice, but she won't let their children eat it. Po, hindi ko po mabibili. Kahit po sang mahirap lang ako. Eh kasi po eh, parang madumi, hindi kayang kainin ng mga anak. Apo. Naalala ko po eh, tsaka tarantin yan, magka-depensya mga anak ko. Kurang nga po, hindi naman po makakain. Ang ulam mo lang nga po eh, ganoon nga, ganoon eh, isang kahit tanto ka lang, tapos kakain ko pa rin po ng ganoon. Kung magkaka-depensya naman yung mga anak, magtitiis na lang po ako. Kahit po pa konti-konti lang ang bili, yung kaya lang pong kainin ng mga anak ko. Some buyers have no plans to purchase it either because of its yellowish color, mixed with stone and husk. Others buy it to feed their animals. 39 pang alaga lang ngayon eh. Aso, pusa lang. Pagkain lang na aso, pusa. Sa aso, 55 ngayon ang binibili ko. Pang tao naman yun. Ang talasan dito, ang humahalap niyan, puro pambili lang ang pagkain ng aso. Yung ganong halaga. Diba rin tricycle driver, masarap na kainin kahit pa dalawang kilo lang ang bili. Huwag lang kumain ng ganong itsurang bigas. At Kalumpit Public Market, we encountered Aling Aileen buy 5 kilos of rice for 39 pesos per kilo. She mentioned that eating this rice is not a problem, as long as it's rinsed 3 times, and then salt and pandan leaves are added to remove the smell, and their children can eat it. Minsan po talaga may amoy, hindi maiwasan po. Pero ngayon po, pwede nang pagtsagaan, kesa naman po sa bibili kang mahal eh, wala po talagang budget na mahal. Gandito lang po talaga yung budget namin. Meanwhile, retailers buy this cheap rice at Intercity in Bukawi, Bulacan at 1,900 pesos per sack or 38 pesos per kilo. They sell it at 39 pesos per kilo in the market. According to some retailers, they also have limited access to this type of rice for now. They usually get around 5 to 20 sacks per week. 39 ng pinakamababa. Variety nito yung mga sinandoming, tsaka intan. Pinaka 39 na ano nito, 38 ang puhunan. 38 tapos 39. Ayun, meron kang peso sa isang kilo. Ano, hindi siya masyadong kiniskis ng gusto para hindi siya tumaas ng presyo. Ito yung mga binahan na mga nalubog sa baha nung panahon ng mga bagyo kanon. Ayun. Tapos pinatuyo lang para maging maibenta sa market na. Ito naman kinukuha ng mga nagkakarinderiya, yung mga nagaanli, anli rice. Mabilis sa akin. Yung 39. Eh, siyempre, nagtitipid yung mga tao. Sa hirap ng buhay. Basta unab na mabuti, tatlong unab, iba nilalagyan ng konting asin.